We now have on the line Ramona Bautista. Good afternoon, Ramona. Hello. Hi, Ramona. Can you hear me? Hello. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Thank you very much for joining us this afternoon. I want to start by asking you how you've been. I know that this is a very difficult period for you. I'm sorry. Can you repeat that? I couldn't hear you. I want to know how you're doing, Ramona. I know that it's difficult for you to speak with us. Kamusta ka na ngayon? I'm just, tinatry ko po maging okay, tinatry ko po maging strong para sa mga kapatid ko rin po. At the same time, kakalabas ko lang rin po ng hospital. Mm-hmm. Bakit ka nagpunta sa hospital? Kasi po, sobrang stress po at saka natatakot na rin po ko para sa buhay ko rin po. Mm-hmm. Anong klaseng tulong ang kinuha mo sa ospital? Umunod nila ako, tapos pinagpakalma po ako at pinatulog kasi ilang araw na rin po akong hindi makatulog. Mm-hmm. Hindi po makaalis ng walang kasama, hindi rin po ako makatulog ng walang kasama. Mm-hmm. And is it all right for us to ask you now where you are if you've just come from the hospital? Saan ka nag-proceed from the hospital? Wala, hindi. Alin po? Mula sa ospital, saan ka nagtungo, Ramona? Nasa kaibigan ko lang po. Okay. Ngayon, I'm sure na nababasa mo yung mga nasa mga pahayagan at namamonitor yung mga nasa telebisyon. Mukhang ikaw ang nadidiin ngayon ng girlfriend ni Ram bilang accomplice doon sa naganap na pagpatay. Ano ang masasabi mo dito? Malinis ko yung konsensya ko. Tinulungan ko rin po si Janelle hanggat makakaya ko po. At sigaw po ako ng sigaw, humihingi rin po ako ng tulong. Alam rin niya po yan. At kung may nakaninig rin po sa akin, makaka-testify din po yung taong yun. At sigaw po ako ng sigaw ng gabi yun. Tinry ko po siyang tulungan. Sabi ko nga po sa kanya, Janelle, baka mag-bleed ka. Tataktan ko yung sugat mo. Hindi ko nga po alam po saan talaga yung sugat niya nun eh. Tapos sabi niya po sa akin, Mara, wag, di ako makahinga. Tinulungan ko po talaga siya hanggat makakaya ko. Nagpanik na lang po ako nung akala ko po wala na rin po siya. Mm-hmm. Maaari mo bang i-recount sa amin kung ano yung mga naaalala mo na nangyari noong gabi na yon? Simula doon sa pagpunta mo doon sa kwarto ng iyong kapatid na si Ram. Pakiulit po, sabi po. Ano yung natatandaan mo na nangyari noong gabi na yon simula nung sa pagpunta mo doon sa kwarto ng iyong kapatid na si Ram? Opo. Kasi po, luhos po kasi ako noon. Kakabalik ko lang na kasama ko po yung kaibigan ko. Kaso po, na may nasagi po siya, kaya po hindi niya po ako nahatid sa bahay ko. So, naglakad po ako po uwi ng bahay. Tapos, pagka-uwi ko po sa bahay, pumunta po ako sa yaya ko. Tapos, hindi ko sa yaya ko pwede akong tubig. Tapos, biglang nagkataon naman po, nandun pa po na si Randon sa main line namin. Sabi ko, uy, magandang idea yun ah. Bibigyan ni Randon yung kapatid ko sa PMA ng video. Tapos, nung nabigyan na po niya ng video, na sabi niya, sige, bibigay ko sa iyo mamaya yung video, gagawa ako. Yun po ang sabi niya sa akin. So inantay ko naman po siya kasi inaantay ko rin naman po yung kapatid ko dahil pupunta po rin po kami ng Baguio para sa PMA brother ko. So, nung inantay ko na lang po sila, tapos kumatok na po ako sa kwarto nila ng after ilang minutes po. Tapos po, binuksan po ni Janelle yung pintuan. Tapos, si Janelle po, nakapreso po dun sa may takat ng pintuan. Si Ramjen po, nandun sa may kama. Tapos ako, kasi po si Ramjen, nakatapis lang po. Kaya, dun po ako sa may kabilang gilid. Kasi syempre po, nakatapis lang po siya. Out of respect, dun lang po ako sa gilid. Tapos, nagkuntuan pa nga kami. Sabi ko, oy, send mo sa akin yung video dahil aalis na ako, pupunta na ako ng Baguio. Tapos, malilate na rin po kami noon. Sabi niya, sabi niya, pinausapan nga po niya si Janelle. Sabi niya, pwede ba isend yung video from iPhone to a different phone? Sabi niya, hindi eh. Tapos sabi niya, paano yan? Paano yung video? Tapos sabi niya, okay lang yan. Isisend ko na lang sa email mo. Mm-hmm. Go on, Ramona. Tapos sabi niya po,
At which time ang sinasabi kasi ni Janelle ay na bumasok ka nung kwarto at kasunod mo daw yung hindi asila. Hindi totoo yun. Kaya nga po kinukwento ko po yung buong nangyari na nag-uusap pa po kami tatlo noon. Mm-hmm. Kasi po, dapat ala na po ako sa bahay nung oras na yun eh. Kunikuha ko lang talaga po yung video. Tapos, nag-uusap pa nga si Janelle, sasabi pa nga po ni Ramjen, isi-send daw po niya sa email ko. Mm-hmm. Tapos pagkasabi ko pa nga po, paano yan, hindi ako marunong kasi hindi po ako iPhone eh. Hindi po ako iPhone. So sabi niya po kay Janelle, o sabi ko po kay Ramjen, paano ko i-open niya? Wala naman akong iPhone, wala naman akong internet dun sa Baguio. Ramona, nasaan ka noong dumating yung naka-mask na lalaki? Nandun po ako sa may gilid ng kama, sa ilalim banda ng aircon. So, nasa loob ka ng kwarto noong may dumating na nakamask? Opo. Okay. Tapos, anong nakita mo sunod? Alam po. Ano yung sunod mong nakita? Sorry po, pakiulit po. Ano yung sunod mong nakita? Pagkatapos pumasok nung lalaki na nakamask, ano yung sunod mong nakita? Hindi po siya pumasok ng kwarto. Nandun po siya sa may door. Mm-hmm. Nakatayo po siya sa may door. Mm-hmm. Tapos bigla na lang po niyang binaril si Janelle. Hindi ko nga po alam na naparil na po si Janelle. Eh. Basta narinig ko lang po yung putok na malakas na hangin. Mm-hmm. Tapos po, si Ramjen po nagsabi, Sino ka? Tapos sinugod po siya ni Ramjen. Tapos lumaban po si Ramjen. Nilabanan po talaga si ni Ramjen. Tapos pagkatapos po ng pangyayaring yon, ano po, narinig ko po si Ramjen. Sabi niya, aray! Gumanan po siya. Tapos after nun, nangihina na po siguro siya. Bumalik po siya sa kwarto. Pagkabalik niya po sa kwarto, pinilit niya po yung buong lakas na isara yung pinto. Naipit pa nga po yung kamay ng lalaki. Mm-hmm. Yung nakamaskara po, naipit po. Tapos po, eventually, nasarap po niya lang yung pinto. Mm-hmm. Nalak po niya. So, ang tendency po nun, talaga po, si Ramjen po yung sumagit ng buhay ko, kaya po ako hindi nasaktan ng gabi yun. Kung hindi po nasara yung pinto, siguro po, pati ako, wala na rin po ngayon. Ramona, ang sinasabi rin umano ni Janelle doon sa Paranaque Police ay nanakita niya na pinagsasaksak nung nakamask na lalaki ang iyong kapatid at tumigil lang daw noong sinabi mo na tama na. Ay, hindi po alam. According to the Paranaque Police, sinabi daw ni Janelle na tumigil lang yung assailant or yung nakamaskara noong sinabi mo, tama na. Parang meron kang, implying na meron kang control doon sa pagkilos nung nakamask. Ano po? Sabi ko po, tama na. Mm-hmm. Pinausap ko po yung killer. Ganon ang lumalabas doon sa... Hindi po totoo yun. Mm-mm. Wala, hindi ko po kayang gawin yun. Mm-mm. Ilan ba ang nakita mo na... Hindi ko po, kung nasabi ko po yun, hindi ko po matatandaan. Kung may sinabi po kung tama na po yung nangyari, hindi ko na po kayang makita yung pinagagawa ng tao sa kapatid ko. Ramona, hindi ko po, kung sino po nasa sitwasyon ko, ganon din po yung mangyayari at sasabihin. Mm-mm. Ngayon, ilan ang natatandaan mo na gunman or na pumasok doon sa... Ang nakita ko lang po talaga, isang tao lang po talaga yung nakita ko. Okay. Isang tao lang po. According din to Janelle, itatanong ko lang sa iyo yung mga umano'y sinabi ni Janelle doon sa Paranaque Police. Sinabi rin umano ni Janelle na humingi siya ng tulong sa iyo para kumuha ng ambulance pero hindi ka na raw bumalik. Opo, yun na nga po yun. Kasi po after noon kasi po kinakausap ko po si una po sigaw po ko ng sigaw. Sabi ko, Ramjen. Tapos hindi niya po ako sinasagot. Tapos si Janelle po, medyo conscious pa. Sabi ko, Janelle, anong gagawin ko? Sinong tatawagan ko? Nag-TLDC ba kayo dito sa loob ng room? Kasi hindi ko po alam kung sino tatawagin yung rescue. Tapos po, sigaw po ko ng sigaw. Wala rin pong sumasaklolo sa akin. So sabi ko sa kanya, Janelle, saglit lang. Baka pwede kitang i-drive palabas. Asan yung susi ng kotse ni Ramjen? I-drive sila sa pinakamalapit na hospital. Tapos po, maya po, hindi na po niya ako nakausap. Akala ko po wala na rin po siya. So lalo po ako nakakapit. Wala na po akong kasama sa loob. Mm-hmm. So, inantay-antay ko na po ng ilang minutes or ilang seconds. Hindi ko na po matandaan. Tapos bigyan na lang po ako tumakbo sa labas.
Mm-hmm. Ramona, ang sinasabi ng Paranaque Police rin ay na lumalabas sa mga testimonya ng at least 3 witnesses na hindi ka daw talagang kinidnap. Hindi po talaga. Kasi po nung nangyari po, natawagan ko po yung kapatid kong buntis. Para kasi Starbucks po sila, dahil aalis po kami. So, andun lang po sila tumatambay. Tapos natawagan ko po sila. Tapos tumakbo na po ako sa court. Hindi na po ako lumingon ng bahay. Tapos po ang nangyari nun, ang iniisip ko na lang po is magpapakalayo na po ako sa bahay namin. Kasi yung killer po nandun. Hindi ko po alam kung andun pa po or wala pa po. Kasi po, wala mo pong nagbigay sa akin ng saklolo at hindi ko po alam kung matatrust ko din po yung kung kahit sino tao po. Ang alam ko lang po ang matatrust ko yung mga kapatid ko po at ipunta na po ako ng saklolo at nag-safe po ako doon, hindi po kami masusundan doon. So Ramona, in other words, inaamin mo na umalis ka ng kusa, hindi ka inabduct nung mga... So, po, ha? Wala na po kasi state of mind ko noon. Ang gusto ko na lang po maligtas yung sarili ko at makaalis po ako doon sa incident ng yung place na pangyayari po yun. So, umalis ka on your own. Kasi yung first statement na binigay mo sa Paranaque Police, I believe, is a statement na ikaw ay inabduct or kinuha. Opo. Mm-hmm. Kasi po, nung nalaman ko po na narinig ko po na si Janelle po ay nakaligtas, parang sumama po yung loob ko. Parang sinabi ko, inimo ko lang po sila doon na mamatay. Eh, hindi ko naman po alam na buhay pa po nila. Mm-hmm. Ang alam ko po, wala na po sila. Ang gusto ko lang po, ito sa ating sarili ko. Akala ko po, wala na sila, kaya umalis na po ako noon. Tapos nung nalaman ko nga kung ganun yung nangyari, parang nakakaya naman po sabihin sa pamilya ko sa buong mundo na hindi ko ko lang sila basta eh, hindi na po makaisip na. Ang gusto ko na lang po makaalis nung gabi yun, sa pangyayari yun. Saan ka nagpunta, Ramona? Kung hindi lang po ako nagpanik, siguro rin po, iba rin po yung mangyayari. Pero hindi ko rin po kaisip ko anong gagawin ko. Saan ka nagpunta, Ramona? Nagpagba po ako sa pinakamalapit sa police station na pwede kong mapuntahan po. Para, sabi ko nga rin po sa pagkapunta ko nga po sa police, sabi ko, kamusta na po yung kapatid ko at saka si Danel. Kinamusta ko sila po yung reason kung ba't ko rin pumunta rin ako sa police ng araw na gabi po rin. Mm-hmm. Now, Ramona, yung sinasabi ng nanay mo nung nakausap siya ni Ramona, are you still there? Hello? Ramona? Ramona, can you hear me? Ramona, are you still there? Ramona, okay. We will try to get Ramona Bautista back on the line. But TJ, it seems that there is an admission from Ramona now that she was not abducted by the perpetrator on the evening of the crime. She's saying now that she was really very threatened also and feared for her life, and that's why she left. And she's saying that she was very embarrassed to admit to the police and to her family that she left Ram and his girlfriend there in the house. Ramona, are you back on the line? Yes, I'm here. Ramona, ang sinasabi ng nanay mo nung nakausap niya si Kabayang Noli De Castro sa TV Patrol noong isang gabi. Sorry po, pakiulit po. So, Ramona, ang sinasabi Ramona, can you hear me? Hello? Hi, Ramona, can you hear me? Ramona? We're just having some technical difficulties, but we will try to get her back on the line. Still a lot of questions that I have for Ramona, but I think that her lawyer has said that she will not surface until there is a subpoena. Of course, the Paranaque Police is also expecting within the day a warrant of arrest from the court. And what I guess the one of the questions in a lot of people's minds is, why she was not attacked as well, if she was within the room or in the house and has seen and saw the attacker. Mindset of an attacker would be to probably kill any witnesses around, as he did try to attack and attempted, I guess, to kill Janelle as well, as long as her brother. So those are some of the questions that normally in an attack in a home
would normally play out. Mm-hmm. Now, the statement of Ramona is consistent with Janelle in as far as saying that there was only one perpetrator and right. not two, because initially the reports that came out from the Parañaque police is that there are two perpetrators, mm-hmm. and in fact the two who were first arrested, Kiko and Mike, those two mm-hmm. were believed to be the gunman and the other person who supposedly the one who stabbed